aking mahal ko. May mahal din siya kay Ma. Ikaw ang compass ko dahil ikaw nagbigay sa akin ng panibagong direksyon. Lahat ng pinagdaanan ko, lahat yun, inuulong daan. Papunta sa'yo. Kai, gusto ko formally introduce sa'yo ang aking boyfriend, si Noel. Finally, meet ko na rin kayo. Dati kasi, tayo ko narinig yung pangalan niyo. Sama naman narinig. Kakilala po ako noon na gusto pumasok sa kumpanya niyo. Talaga? Sino? Birthday ni Kristine. Kaya sinikreto ko to dahil alam ko madumiisip mo. Porke malayo na yung narating mo, ibabasura mo na lang ako. For the record, Ronaldo, lahat ng meron ka galing sa pamilya ko. Kaya wag na wag mo kong pagmamalakihan. Kung alam ko lang, araw-araw mo isusumbat sa akin yan. Tumanggi na lang sana ako noon. When will you give me credit, Alejandra? When will you learn how to respect me as the man of the house? Sorry. Grabe. Sorry, hindi ko sinasadya. Ano bang pwede kong gawin para makabawi naman ako sa'yo? Why don't we go for dinner tomorrow night? Boom! Smooth! Kita lang tayo sa ospital. Great. Sa ospital, Friday night. Ingat, bro. Laya. Sige. Good night. Take care! Today, ha? May gusto kang i-share? Ah, hindi. Ang saya-saya lang talaga ng celebration natin ng birthday ko. Ay, nako. Feeling ko may something. Ay, nako, bes. Akala mo, hindi ko nakita, ha? Ano? Nakita ko yung disappearing act niya ni Noel kagabi, ha? Disappearing act? Alam mo, ikaw, chismosa ka. Confirmed, may nangyari, bes. Oy. Ay, sa maming ka. Ay, doktora. Doktora, kamusta? You read my mind. Papuntahan ko lang sana si Leia. Tatanong ko sana kung okay yung treatment. I have some bad news, Dr. De Jesus. Yesterday, we discovered na wala si Leia sa kwarto niya. And we reported it to DSWD, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahahanap. Anak, sana huwag ka na masyadong malungkot. Alam ko, masakit yung nangyari sa'yo. Yung nawala yung anak mo, pati si Noel. Pero, nandito pa naman kami ni Jason. Hayaan mong kami na lang magpuno ng lahat ng pagmamahal na kailangan mo. I'm sorry. Puro na lang si Noel yung nababanggit ko at naiisip ko. Pero sa totoo niyan, dapat nga maging masaya ako dahil makakasama ko na kayo ni Jason. Alam mo, anak, miss na miss ko na yung pagngiti mo, yung smile mo. Kaya huwag ka na masyadong malungkot, ha? Parang awa mo na. Baka mamaya pati yung kaibigan mong doktor mag-alala sa'yo. Alam mo, ma'am, talaga magkakasundo kayo ni Kristine. Sobrang bait niya. Nung wala akong maalala, siya talaga yung umalalay sa akin. Hindi niya ako parang tinuring na pasyente lang. Tinuring niya ako na parang kapatid niya. Ay, ara pala siya. Kamusta? Ano ba si Leia? Sabi ni Doc kanina nung bago siya umalis, naalaala na daw niya kung sino talaga siya. Kasi doon sa CCTV, nakita na may lalaki sumundo sa kanya. O baka naman kamag-anak yan o kaibigan. Tapos inuwi na doon sa bahay nila. Hindi na namin ma-verify kasi wala namang binigay si Leia sa amin ang totoong pangalan tsaka address. Ay, naisip ko nga eh. Hindi kaya ako umalis, hindi rin siya umalis dahil isang araw, hinahanap niya ako. Huwag ka na malungkot. Come here, come here. Dito ka muna. Love naman. Huwag mo sana hayaan na mapalitan ito ng good memories natin kahapon. Masaya-masaya ako kahapon. Lalo na sa pinagsamahan natin. Sana ba hindi ka nagsisisi? Hindi ko pinagsisihan yun. Yun ang pinakamaganda nangyari sa akin sa buong buhay ko. Yun din ang pinakamagandang alaala ko. Yun ang pinakamasayang birthday ko. Oh, don't worry, ha? Mahanap din yan.
yung babae hinahalik kanino ba? Si Kristine pala yun. Paano nagyari yun? Hindi ko maintindihan. Anong ginagawa sa amin? Nagkaglalaroon mo kami ng tadhana. Hindi ko nakakala. Joyce, alam kong masakit. Alam kong mahirap panggapin yun, pero wala tayong magagawa. Nandiyan na yan. Kailangan pakatatag ka. Pakatatag ka. Sige na, umuwi na lang tayo. Leia? Paalala kami sa'yo. Hindi ka nagpaalam. Sorry, Kristine. Hindi ko naman sinasadya na mag-alala kayo. Nakakapagsalita ka na? Diyos ko, ibig sabihin magaling ka na? May naalala ka pa sa nakaraan mo? Oo. Nakauwi na nga ako sa amin. Ito nga pala yung mama ko. Doktora, maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa anak ko. Eto po, oh. Para sa inyo. Salamat po. Maraming salamat. Kanina pa namin ko susani bigay sa'yo yan. Kaso may kausap kay... Ako? Si Noel. Oo. Boyfriend ko yun. Dinadalaw niya ako kanina eh. Hindi ko nga siya maasikaso dahil iniisip kita kung saan ka nagpunta. Diyos ko, matutuwa yun kapag nalaman niya. Nakita na kita. Finally, this room is mine. Touch move, ha? Wala nang bawian. Okay, kamag-alala. Sayong-sayo talaga tong kwarto na to. Uy, Rex, pasensya ka na, ha? Paunti-unti yung pagdikpit ko ng gamit ni Joyce. Naging busy ako sa birthday ni Kristine. No problem. I'm really happy na bumalik ka, Leia. Although na-recover mo na yung speech faculty mo, we still have to make sure na mentally stable ka na. Hindi po, Leia, ang totoo kong pangalan. Ang totoo ko pong pangalan ay Joyce Rodriguez po. Joyce? Bes, di ba Joyce yung pangalan ng ex ni Noel? Imposible. Patay na ang ex ni Noel. Hindi ka ba natakot na baka multihin ka ni Joyce now that you have a new girl? Multihin ako ni Joyce? Yeah. Si Raul. Ba naman ako matatakot? Alam mo, kung bumultuhin man ako ni Joyce, magpapasalamat pa ako sa kanya. Dahil siya yung naging daan para maging malapit kami ni Kristine. Kaya alam kong botong-boto yan sa relasyon namin dalawa. Huwag ka mag-alala, walang multihin. Wala ba? Wala talaga. Okay. I feel safe. Oy, tulungan mo na ako dito. Okay. Bago ako tumira dito. Saan ang galing yung Leia? Bakit yun yung pangalang binabanggit mo nung nasa kalye ka pa? Totoo lang, hindi ko matandaan lahat eh. Pumunta nga ako dun sa lugar kung saan ako nawala, pero wala rin ako naalala. Bigla na lang sumakit yung ulo ko. Yung headaches na experience mo, yun ang way ng utak mo para protektahan ka from those traumatic memories. But kailangan kitang i-advise na huwag ka magpadalos-dalos sa susunod. Kasi kapag na-trigger ang utak mo to set free all those repressed memories, eh baka ma-overwhelm ka. Baka mas matindi pa yung pain na maramdaman mo. Teka lang. Doc, kung ganun din lang ang mangyayari sa anak ko, mas gugustuhin ko pa na wala na lang siyang maalala dyan sa mga memory-memory na yan. Joyce, kung may kailangan ka, kung kailangan mo ng makakasama, nandito lang ako, tawagan mo lang ako. As of now, pinapaayos ko ng clearance niyo para makauwi ka na.
ate. Gusto mo, bonding tayo? Kahit saan mo gusto, sa sine, kaya sa mall. Game mo ko doon. Para lang huwag mo nang isipin si Kuya Noel. Para hindi ka nagkakaganyan. Diba, kinalimutan ka na niya? Kalimutan mo na rin siya. Oy, Jason! Pinagsasabi mo? Naku, ikaw talaga ha. Mukhang ginagatungan mo na naman yung ate mo. Tigilan mo nga yan. Nakita mo nang heartbroken eh. Siya nga pala, Joyce. Bakit ka nagsinungaling kanina? Bakit hindi mo sinabi kay Kristine yung totoo na may relasyon kayo ni Noel? Bakit tinago mo? Kay Imelda? Jason? Bata ko to your office, buti nakasalubo na kita. Ano yan, Pasa? Nakapag-away ka? Ano, kakala mo sa akin, war freak? This was an accident. And in fact, alam mo yung nagbigay sa akin ng pasa na to. Yung patient mo, si Leia. Si Leia? Mm-hmm. Teka, paano? Saan? At paano nangyari to? Paano kayo nagkakilala? 21 questions? Look, I don't have time for this. Ang importante, okay kami ni Leia. In fact, I asked her out to dinner bukas. And that's why I was gonna go to your office para kunin yung address from you. Para masundo ko siya bukas. Ah, tama nga si tatay, matilig kang asa babae. Pero sorry, hindi ko mabibigay sa'yo mga details na yan. Hindi ko mabibigay because it's confidential. Ako ang doktor niya. At isa pa, kaibigan niya ako. Concern ako para sa kanya. At knowing background niya, hindi siya magugustuhan ng mami mo. Di ba ikaw yung head doctor or whatever, so you can make an exception to that policy. And kapatid mo naman ako. Ate kita. So, you don't have to worry about my mom. She has no say on who I date. So please, Ate Kristine. Just do me this favor, please. Hey, Melda! Hey, Melda! Noel, napadaan ka! Hindi ka man lang nag-text, ano ka ba? Oh, ano ba ang mga dala mo, ha? Ito nga, eh. Nindikpit po ko kasi yung mga gamit ni Joy sa bahay. Eh, ayoko naman itapon o ipamigay sa ibang tao. Kaya naisip ko baka gusto niyo po itago mga ito. Siyempre naman. Bakit? Yung bago mo bang shota yung nagsabi na i-dispatch yung mga gamit ni ate? Hindi, Jason. Ako ang nag-desisyon gawin to, okay? Alam mo, kahit nasaan ang ate mo ngayon, gusto niyo maging masaya tayo. Gusto niyo magpatuloy tayo kahit wala na siya. Sandali nga. Bakit ka ba kumbinsido na wala na si ate? Paano kung biglang isang araw bumalik siya? Jason? Bad trip. Jason! Pasensya ka na kay Jason, ha? Alam mo naman yung batang yan, masyadong sensitibo pagdating sa ate niya. Naiintindihan ko naman, ho. Bata pa isip niyan, eh. Pero sana maintindihan niya rin ako. Naimelda, minahal ko ng buong puso ko ang ate niya. Alam mo yun, diba, Naimelda? Sana po wala kayong sama na loob sa akin.
Ano po may gawa nito? Si Jason. Jason? Oo. Si Jason. Bago pa pala ng ganito si Jason? Bago lang. Okay lang ba? Ramin ko pa muna? Oo naman. Sige, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Sige po, Nay. Iwan ko na lang po yung gamit sa inyo, ha? Sige. Sabi na lang po kay Jason, mauna na ako. Sige. Sige. Mag-iingat ka, ha? Sige po, kaya rin po. Dati mahalagang mahalaga ito para kay Noel. Ngayon, bali, wala na lang sa kanya lahat. Kinalimutan na talaga niya ako, ba? Gusto ko magalit sa kanilang dalawa, pero hindi ko magawa. Alam ko mabuting tao si Kristine at mabuting tao si Noel. Anak, gusto kong respetuhin ang desisyon ni Noel. Kasi gusto ko rin naman siyang makitang masaya, pero ayoko itang makitang nasasaktan. Sobrang sakit sa akin yun, kaya kung ako lang ang masusunod, magpakita ka na sa kanya. Ma. Hindi ka niya sasaktan kung alam niyang buhay ka. Magsabi ka sa kanya ng totoo, magpakita ka sa kanya. Pagkatapos, hayaan mo siyang magdesisyon. Dig? I can take any kind of food except citrus fruits. Yeah. Without that, nag-delay na ako morning and night. Good evening, guys. Good evening, Mom. Hala. What happened? Hannah? Mom? What happened? Huh? Tell me. You know, Dad, now I know why kahit away kayo na away ni Mommy. Hindi mo siya iniiwan to stay with her. It's because of the challenge, no? Hmm? Would you believe babae nagbigay sa akin ito? Si Leia, yung patient ni Kristine,
I saw her walking around sa village natin kagabi. She looked upset, so umawat ako. This is what I get. Patient ni Kristine? Kuya, kaya na muna dito. Tanggalin na lang yan. O anak, takala ko sinuli mo na kay Imelda lahat ng naiiwan ni Joyce. Ba't nasa iyo pa yan? Hindi po ito kay Joyce, tay. Si Jason ang may gawa na to. Si Jason? Akala ko si Joyce lang magaling gumawa ng ganyan. Tignan mo yung hawak mo. Ganyan din ka pulido gumawa ng origami si Joyce, di ba? Hindi nga po, tay. Nagtataka nga po. Pagkakaalam ko po kasi, maraming ka-interest-interest to si Jason sa paggawa ng origami noon. Okay naman. Yung tingling sensation na nararamdaman dun sa baba, dun sa dito, sa chin mo, normal lang yun kasi dun ako nag-incision. Kaya, huwag kang mag-alala dahil mawawala din yun. Salamat, Doc. Nga pala, may... Balita ko, may dinner daw kayo ng half-brother ko. Masabi ko lang sa'yo, ha, medyo matinik yun sa babae, ha? Pero kung may boyfriend ka, di okay din na may boyfriend. Ay, teka, nakita lang nga pala kayo ng boyfriend mo? Sana wala siyang girlfriend kasi kung meron, kawalan ka sa kanya. Ako, si Noel, yung boyfriend ko, nako, sobrang swerte ko sa kanya. Medyo matagal ko siyang inintay bago siya dumating, pero hindi ako nagsisisi dahil napaka-bet at saka talagang pinapasaya niya ako. Actually, alam mo, pareho lang kayo ng boyfriend ko eh. Meron din siyang pinagdaanan na grabe din. Yung ex-girlfriend niya, nawala. Grabe talaga yung nangyari sa kanya. Pero nakakatuwa naman dahil lagi niyang sinasabi sa akin na para akong blessing dahil nang dahil sa pagmamahal ko sa kanya, eh, na-heal na siya, nakapag-move on na siya. So siguro ito lang yung papa-take ko sa'yo para medyo hindi mo maramdaman kung uncomfortable. Miss Rodriguez? Miss Joyce Rodriguez? Miss Joyce Rodriguez, sunod na po kayo. Miss Joyce Rodriguez? Miss, saan po yung tinuturo niyong Joyce Rodriguez? Kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Nakita ko si Joyce. Buhay pa si Joyce. Tay, ba't biglaan naman yung date natin? Oo. Tay? Tay! Ha? Tay! Tulong! Ate, I have to tell you something. Mom wants to move Dad to another hospital. Maybe after the procedure... After the procedure! Ilalagay niyo sa alaala ng tatay na gusto lang ng nanay mo ilayo ang tatay sa amin, ganon. Ate, calm down. Christine, kita ba mo sa girlfriend ko? Bakit po ako hindi hinihintay na, well? Joyce,
dalawang taon, naisip ko na wala ka na. Akala ko tanggap ko na.